Good news mga idol at kabayan! Okay lang ba tayo dyan? Ako, okay na okay dahil sa balitang ito, Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana nagpahayag kung kailan ang pag-aproba ng BrahMos Supersonic Cruise Missile. Hindi lang yan ang good news, ito pa, sabi bibili ng BrahMos Supersonic Missile na pwede rin gamitin ng Philippine Air Force. Ano daw? Kaya stay tuned, manood, mabilis lang ito, promise! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat. Umpisahan na natin ang balita, pero huwag i-skip dahil marami tayong mga detalye na dapat ninyong malaman, katulad ng kailan aaprobahan ang BrahMos, bakit tinawag ng supersonic missile ang BrahMos, at ano ang bagong BrahMos NG o next generation na ginagawa ng bansang India at Russia. Dito lang yan, tututukan sa Good News Philippines. Ang kalihim ng Department of National Defense o DND na si Secretary Delfin Lorenzana sinabi noong Lunes ng gabi, ang pagpirma ng kontrata para sa medium range ramjet supersonic BrahMos cruise missile na tinitingnan para sa mga misyon ng pagtatanggol sa baybayin ng Philippine Army ay pipirmahan nang mas maaga sa taong 2020. Ginawa ni Secretary Delfin Lorenzana ang pahayag na ito nang tanungin ang tungkol sa posibilidad ng Pilipinas kung mayroong missile sa inventaryo nito. Sabi ni Secretary Lorenzana, ang pag-sign ng kontrata ay sa 2020, posibleng sa una o pangalawang quarter. Nang tanungin kung gaano karaming mga unit ng BrahMos ang makukuha ng Pilipinas, sinabi ng punong Department of National Defense na 2 baterya. Ang missile battery ay katumbas ng 3 mobile autonomous launcher na may 2 or 3 missile tubes bawat isa. Tanong ko lang sa inyo, kung talagang gusto nyo ang missile na ito, sapat na ba ang 18 na mga BrahMos supersonic missile para maprotektahan ang ating bansa? At saan ba mas maganda ilagay ang mga missile na ito? Mag-comment lang kayo pagkatapos ng video na ito. Ituloy lang natin ang balita. Bukod sa Philippine Army, sinabi ng punong Department of National Defense na ang mga sandata ay maaari ring magamit ng Philippine Air Force. Sinabi ni Secretary Lorenzana na ang pagkuha ay sa pamamagitan ng government-to-government mode. Pag ito ay inihatid na, sinabi niya na ang BrahMos ang magiging unang armas ng Pilipinas na may detalyadong o deterrent na kakayahan. Mga idol at kabayan, take note, hindi lang pala para sa Philippine Army, ito ay posibleng gagamitin din ng Philippine Air Force. At isa pa, na kung sino man ang may balak gawin o masamang gawin ay panghihinaan ng loob dahil sa taglay na kalidad ng lakas ng BrahMos missile. Ito ang isang malaking bagay bakit kailangan nating bilisan ang pagkuha nito para sa ating bansa. Naunang sinabi ni Secretary Lorenzana na ang tanungin kung maaring suportahan o magbigay ng pondo ang Pilipinas para sa pagkuha ng mga missile na pinagsama ng Russia at India, at ang kanyang pahayag, mayroong pera para dito ayon sa aming modernization program. Ang pagkuha ng isang land-based missile system ay nasa ilalim ng Horizon 2 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na nagsimula noong 2018 hanggang 2022 para sa pagkuha ng mga kagamitan na nakatuon para sa panlabas na pagtatanggol at may budget na 300 billion peso. Para sa kaalaman ng lahat, Q&A muna tayo. Ano ang ibig sabihin ng supersonic cruise missile? Ito ay kayang lakbayin ang bilis na Mach 2 hanggang Mach 3. Ang Mach 2 o speed of sound ay katumbas ng 2,469.6 km per hour at ang Mach 3 speed of sound ay katumbas ng 3,704.4 km per hour. Ano ba ang BrahMos supersonic missile? Ang BrahMos supersonic missile ay isang medium-range ramjet supersonic cruise missile na maaaring ilunsad mula sa mga submarino, mga barko, sasakyang panghimpapawid o sa lupa. Ito ang pinakamabilis na supersonic cruise missile sa buong mundo. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng venture ng Russian Federation at Indian Defense Research and Development Organization. Ang pangalan na BrahMos ay mula sa pangalan ng 2 ilog, ang Brahmaputra ng India at ang Moskva ng Russia. Ang mataas na bilis ng BrahMos ay lamang na nagbibigay ng mas mahusay na katangian sa target kaysa mas magaan na subsonic cruise missile tulad ng Tomahawk. Ang BrahMos supersonic missile ay may bilis na Mach 3. Ito ay nangangahulugan na hindi ma-intercept ng ilang umiiral na anti-missile system at ang katiyakan ay nakakamatay sa mga target sa lupa o tubig. Ang BrahMos ay na-configure para sa pag-deploy ng aerial kasama ng Su-30 MKI bilang tagadala nito. May kakayahang magdala ng mga warhead na may timbang na
200 to 300 kilograms. Sa kasalukuyan, ang bansang India at Russia lang ang mayroong BrahMos missile at ang Pilipinas ang kauna-unahang makakatanggap ng pag-export ng BrahMos supersonic missile. Karagdagang impormasyon, ang BrahMos 2 ay isang upgrade version at ito ay may bilis na Mach 7, halos doble. Kaya ito ang pinakamabilis na hypersonic missile sa buong mundo. Ito ay kailangang i-develop sa loob ng 7 hanggang 8 taon. Gayunpaman, ang BrahMos-M na naging BrahMos-NG o Next Generation ay tila pinalitan ang hypersonic BrahMos 2 bilang pag-focus sa joint venture ng India at Russia. Ang BrahMos-NG o BrahMos Next Generation ay isang mini version kung ikukumpara sa naunang BrahMos. Ito ay mas advanced na tumitimbang ng 1.5 ton at magkakaroon ng saklaw na 290 km. Magagawa nitong dalhin ang parehong 300 kilograms na warhead at maglakbay ng Mach 3.5 na bilis. Ang BrahMos NG ay magiging isang mas maliit, mas maliksi. Meron itong haba na 6 meter at 50 centimeter ang lapad. Ang system na ito ay expected na ipapakilala sa taong 2024. Mga idol at kabayan, ang ganda talaga ng taong 2020. Napakahalaga para sa ating Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense, pati na rin ang Pilipinas. Ang pagbili ng BrahMos supersonic missile ay magbibigay ng malaking angat sa ating bansa, partikular na sa pangdepensa at pagtatanggol. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ang inyong tagapaglingkod, Good News Philippines. Mabuhay ang AFP at DND. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas. Ako ay isang Pilipino na katulad nyo na may malasakit sa ating bayan. Pero paalala lang mga idol at kabayan na ang digmaan ay hindi solusyon para makamit ang kapayapaan. Philippine Modernization Program Horizon 2. Salamat! Suportahan natin magkaisa para sa bayan.